Hey, tambala na! Always your number one SM Radio Station. Love Radio. Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Hiala! Mula sa mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Ang kwento. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Anne. May kinakasama ako sa loob ng 15 years at may dalawang anak. Sa umpisa ay masaya naman ako sa partner ko. Pero nang malulong siya sa bisyo, napabayaan niya kami at nabaliwala. Doon na nag-umpisang lumayo ang loob ko sa kanya. Dumating ang oras na nahuli siya ng mga pulis at nakulong dahil sa illegal na gawain. Kinailangan naming dalawin ang ka-live-in ko sa kulungan. Doon ko nakilala ang jail guard na si Louie. Naging mabait sa akin si Louie at lagi kong kakwentuhan tungkol sa asawa ko. Bukod dito ay naging mabait din siya sa mga anak ko. Lagi siyang nagbibigay ng pera sa mga bata sa tuwing dumadalaw kami sa loob. Minsan, sinabi pa ni Louie sa mga anak ko, "Ako muna yung papa niyo ha, habang nasa loob ang tatay niyo." Dahil dito, lalo pang napalapit ang loob ko kay Louie. May nararamdaman na akong kakaiba sa kanya pero pinipigil ko dahil alam kong hindi tama. May pamilya din kasi si Louie at ayokong makasira ng pamilya. Isang araw may inutusan si Louie para hingin ang number ko. Nung una ay ayoko pa sanang ibigay pero natukso din ako. Doon na nagsimula ang communication namin ni Louie through text. Halos araw-araw kaming magka-text na umabot ng maraming buwan. Hanggang isang araw, iniyaya na niya akong lumabas. Ako? Nako. Ayan na. Ito ano na. Yan. Sa umpisa, ito na yung sa umpisa lang eh. Ganyan diretsahin mo na. Sa umpisa ay hindi ako pumayag. Dahil alam ko namang may mangyayari. Pero makulit talaga siya at hindi niya ako tinantanan. At dahil nga may tiwala ako sa kanya, sus! Nakakainis yung, may tiwala naman ako sa iyo eh! Daming paligoy-ligoy nito. Nakakairita! Ano na to? Pero sinabi niya, alam ko may mangyayari. Oo, alam ko mangyayari, may mangyayari. Pero dahil may tiwala naman ako sa iyo, contradicting te. Sige, tapusin natin. Pero so, dyan ang magandang panty. Magtutoothbrush, sure yan. Magtutoothbrush ng 45 minutes. At dahil nga may tiwala ako sa kanya, pumayag na rin akong lumabas kasama siya. Matapos ang duty niya ay sinundo na niya ako sa meeting place namin. Bago mamasyal ay dumaan pa kami sa simbahan at biniro pa niya ako ng ganito. Magdasal ka, ipagdasal mo ko kasi gagawa tayo mamaya ng kasalanan. Eto na, ang susunod ha. Maulan nun! Nako! Inviting lang na. Sobrang! Bad weather! Maulan nun, kaya hindi na kami nakakain sa labas. Alam kong pagod na din siya. Sus! Nagpahinga kami. Bagay na pagod. Ano ginawa nyo? Wala pa naman. Nagsimba pa lang naman kayo ah. Sandali. Ang dami niyong comment. Ang dami niyong comment. Alam kong pagod na din siya at inaantok. Yan na! Matulog. Oh, alam kong pagod na din siya at inaantok matapos ang duty niya. Kaya! Inaantok. Ito na.
Nag-check-in na kami. Yan! Yan ang sinasabi. Yan! Tiwa-tiwala ka pa nalalaman? First time ko nakapasok ng ganun. Busus! Wag mo kaming pinaglola. Wag kami! First time ko nakapasok sa ganun, kaya kinabahan talaga ako. Sus! Pero bago ang auntie. Oh, oh. Tsaka pumunta, nakipagkita, alam naman. Sus! May inaasahan ka. Alam ko talagang mali. Ayan na tayo eh. Alam mo yung mali. Alam mong mali, pero nakipagkita ka pa rin. Sorry, ang dami na namin comment ha. Alam ko talagang mali, pero hindi ko napigilan ang sarili ko. Ayan! Oh, nako! Sa gitna ng maulang gabi, may nangyari. Nako! Nasundan pa ang mga pagtatagpo. Naalala ko yung nagdadrama tayo. Kasi yung mga scene na ganyan. Nasundan pa ang mga pagtatagpo ng maraming beses. Naging lihim ang relasyon namin, pero palagi pa rin akong dumadalaw sa asawa ko. Grabe. Dumadalaw ako sa presinto, lalo na kapag si Louie ang nakadestino. Nagtagal pa ang relasyon namin hanggang sa magpalipat na siya ng ibang presinto. Magkagayon man, marami pa rin beses kaming lumalabas. Minsan, doon kami mismo nakikita sa bagong presinto niya para makasama ko siya. Nag-birthday siya, nag-new year, ako ang kasama niya. Pakiramdam ko, mahal na mahal ko na talaga siya. Pag-ibig na hindi ko naramdaman sa aking kinakasama. Pero isang araw, hindi na siya nagparamdam. Nalipat na naman siya ng duty hanggang sa tuluyan na kaming mawala ng komunikasyon. Kamakailan, kinontak ako ni Louie, pero this time, nagdesisyon na kaming itigil ang lahat. Masakit pero masaya na rin ako dahil lumagay na kami sa tama. Pero ang mahirap, hanggang ngayon ay si Louie pa rin ang laman ng puso ko. Masaya ako na mananatiling buo ang pamilya niya. Pero malungkot dahil habang buhay ko na yatang bilanggo ang puso ko sa kanya. Ngayon, hinihintay ko na lang na makalabas ang asawa ko. Sana sa kanyang paglaya ay makalaya na rin ang puso ko. Ako po si Ann, isang tambalanista, at ito ang aking kwento. Nako! Nako. Oh, diba? Nako-consensya well, ka ngayon. Ganun talaga. Kapag ka may mali, gumagawa si Lord ng mga paraan para itama. Yan, kaya pinalipat na yan si ano eh, pinalipat na si Louie ng ibang destino na mas malayo sa'yo kasi sinusundan mo. Oh, eh. Sinusundan mo, girl. Correct, at saka, so you know, kate. Yeah, so higad, ha? So, gabi. Oh my God. Pakamot sa others. What is this? Diba, ang sakit nun para sa asawa mo. Nalaman kaya? Oo, diba? Baka bumalik sa kulungan pag nalaman yan. Kapag nalaman. Ang tingin yun. So, ang unang tanong sasabihin ba? Nako. Konsensya mo na bahala sa'yo, diba? Totoo yan. Tipong, alam mong nagsasuffer yung mister mo sa loob ng kulungan, tapos natutuwa siya sa pag-aakala na pumupunta ka doon para dalawin siya. Mm-hmm. Pero ang katotohanan, pumupunta ka ng kulungan para makipag-usap kay Louie. Yun ang masaklap. Mm-hmm. Ginamit mo yung sitwasyon ng asawa yes. mo para sa pansarili mong paglalandi. Siguro, Anne, di ba, ayaw ka namin i-judge. Siguro, malungkot, nakakainip, nakaka, 'di ba? Gusto mo ng kayakap. Ang lamig, gusto mo ng ano ba, yung mga gusto ganun. Mo mabatuta.
May mga na matuta pa na ba? Nami-miss mo na. Diba? Nami-miss mo na. Ganyan. Kasi kung di mo naman nami-miss, diba? Wala lang. Parang siguro ano. Wala lang. And kasi parang feeling ko dapat lagi nating isipin yung that part of a relationship is just one part of a relationship. Yes. Yung passion na part. Baka hindi pa sila umabot sa... Hindi pa sila nag step up from that. Mm-mm. Feeling ko yung mga, 'di ba, yung mga Mr. at Mrs. na mga nagtatagal. Yun yung kahit na hindi na masyadong mainit, 'di ba? Mm. Eh, pero nakatagpo na sila ng companionship sa isa't isa. Yung mga ganun, baka hindi sila naging ganun ng Mr. niya. Oh, kasi marami kaya, kang pwedeng tingnan ng maging na pwedeng maging source ng kaligayahan maliban sa ano eh. Sa romance, 'di ba? So bakit? Ba't hindi mo natiis? Oh. Wala na tayo. Wala bang binigay sa iyo yung asawa mo dati na pwede mong panghawakan? Na panghawakan ng kaligayahan? Alam mo yung... Meron pero... hindi ginamit. Yung pag-cheat niya kasi level 9999. Kasi kuminsan, di ba, yung tao mag-cheat, yung magtatago pa, yung malayo sa asawa. Yun, ginamit mo pang dahilan yung sitwasyon ng asawa mo. Kaya lang, dahil nga siguro, hindi mo nga mapigilan, di ba? Kasi alam mo, sa totoo lang, pwede mo kasing mapigilan from the very beginning. Kaya ako naniniwala ako na sa text pa lang, pwede na kasing, na ang text, pwedeng... meron ng lokohan dyan. Cheating na siya. Para sa akin na, it's yung texting is already form of cheating. Kasi, doon nag-uumpisa lahat eh. Di ba? Konting ano lang yan eh. Konting tamang-tamang tanong na anong suot mo ngayon or... Alam mo na. Leading ang exchange of messages. Correct. Eh. At doon nag-umpisa. Doon nag-umpisa yun yung eh. Yung mga pahaging na, oh, pagdasal mo ko kasi... At magagawa tayo ng kasalanan mamaya. Pabiro yan. Yun pa lang, may idea ka na kasi... tumatak na sa isip mo. Correct. Alam mo, may iba ng kahulugan yun. Di ba na mamaya pagkatapos sa simba, may ibang mangyayari sa inyo. Tapos ang ulan pa, nakakainis talaga yung demonyo. Inano niya eh, ginawa niyang convenient para sa'yo. Kabuisit. Kaya dapat lagi mo sasabihin yan every day, not today, Satan. Hindi ngayon yung araw na to na tomorrow. Na magtatagumpay ka. Kasi sa totoo lang, nagtagumpay siya. Totoo yan. Kasi yung series of events simula sa exchange of messages sa pagkikita ninyo hanggang sa mapagkasunduan yung pumunta sa lugar na yun at gumawa ng kung ano man, may choices ka eh. May choice ka na hindi mo na siya i-text or yung usapan nyo is hanggang pagkakaibigan lamang. Siguro, may choice kang hindi pumayag sa gusto niya. Diba, yung papunta kayo doon, may choice ka na doon eh. Hindi mo pwedeng pinilit ka. Tama. Diba? Yung mga nagtitiwala naman ako sa'yo, sus! yung mga ganyan. Yung ina-adok. Hindi ko inantok, kumuha sa bahay niyo. Hello? Kasi ang mga lalaki, ganyan yan. Minsan, last na sa hapon, antokin. Ano yung mga alanganin ko? Tapos mag-uusap lang. Hihi ka. Diba? Ay, nakakaantok. Pagod ako. Para gusto ko magpahinga. Siyempre kung makakaskor, di ba? Ganun yun. Alam mo, hindi siguro kaya namin hinihimay yung kwento mo, hindi na para sa'yo. Kasi yung sa'yo, nangyari na yon. Siguro this is for others. Di ba? For other people who might be in the same situation, wag mo nang umpisahan. Correct. Kasi baka mamaya, alam mo yun, hindi ka na makalabas dyan or hindi ka na, alam mo yun, hindi ka na maka, there's no turning back. Uh-huh. Parang ganun. At ikaw yung magsasuffer dyan. Don't even start it. Alam mo yun, nakakalurky dito kasi may pamilya din si Louie. Alam mo, unfree yourself. Kasi yun yung kailangan paulit-ulit mo sabihin sa sarili mo na taken yun. Correct. Taken yun. Diba? Wala na tayong magagawa. May iba yung, may ibang ano yun eh. Saka, may pamilya yun. Saka wag mong idadahilan na palaya na yung asawa mo. Sana mawala yung nararami. Kumbaga, sa sarili mo yun. Hindi ang time frame ay hindi yung paglaya ng asawa mo. Ikaw yun dapat sa sarili mo. Tama. I-process mo yan kung kinakailangan mo kumausap sa mga dapat makausap na mga mag-guide sa'yo. Gawin mo kasi girl. Ikaw, alam mo, hindi lang si Louie yung dadating. Merong ibang dadating dyan na may batuta din. Alam mo yun? Kung ganyan ka kadaling matukso. Mas malaki. Diba? Hindi si Louie might just be the first. Uh-huh. Kung ikaw sa sarili mo, hindi mo pa rin napaprocess na yung kahalagahan ng loyalty
ng commitment, mm-hmm, understanding those two words. Kung hindi mo pa rin yan maano sa sarili mo, yung Louis, he's just gonna be the first of others. Yung susunod, may jackhammer. Yan! Nagbabibrate yan. Yung construction worker. Hindi ba sinasabi, yung magbibigay sa iyo ng ano eh, ng longing. Biligaya. Diba yung sabi mo? Diba hindi totoo yung sabi niya? Mga pag-ibig na hindi ko naramdaman sa aking kinakasama. Kahit na yung mga ganun ba, syempre, wala namang perfect na relationship eh. Porque hindi perfecto yung kinakasama mo. It gives you the license para maghanap ng iba. Hindi ganun. Huwag ganun. Malungkot lang kasi nakakulong na ngayon ang asawa mo, ikaw din nakakulong ka sa spell ng mga demonyo. Totoo yan. Masakit man tanggapin, pero... Nade-demonyo ka. Nagpapademonyo ka. Napakalaking tukso nito eh. Mahina, diba? Weak. Napadala ka sa kanya. So every time nagagawa kayo ng kasalanan, diba, lahat sila, yung mga kampuni sa tanas, nagkakarit ng banderitas yan. Oh my God. Imagine ko, Anna, ito ang imagine ko. Sa tuwing may gathering ng mga demonyo, sa tuwing may gathering ng mga demonyo, ikaw yung speaker. Ikaw yung resource person. Sabi, ayan na. Tapos, kapag ka binasa, di ba, ang resource person or speaker, bago umakit na entablado para i-establish yung kanyang credibility, sasabihin yung mga credentials. Yung sa'yo, madami. Diba? Nag-umpisa sa ganito. Ganito, ganyan. Gusto mo yun? Di totoo yun, nade-demonyo ka. Magpapademonyo ka ba ulit? Correct. Di ba kasi while you are trapped, yung feelings mo na ganyan ay trapped, inaalaw mo yung demonyo to take over. Kasi in the first place, alam mo namang mali. Uh-huh. Diba? Correct. But good thing, sa huling parte ng kanyang kwento, sinabi niya na nakokonsensya na siya. Uh-oh. It's actually a good sign. Good sign. A good indication na baka sa lalong madaling panahon, pagbabago is near. Tigilan mo na yung ginagawa mo. Kasi yun naman yung importante. Dapat may konsensya tayo, di ba, sa mga nangyayari, sa mga ginagawa natin. Uh-huh. Para malaman natin kung ano ba yung tama at mali. Eh. Pero inaamin niya rin din na mahal niya pa. Nakakulong pa siya doon sa pag-ibig. Tigilan mo na yun. Alam ko, it's always easier said than done. Talagang mas madali para sa amin na sabihin. Mas madali para sa ibang tao na sabihin sa'yo, napigilan, naiintindihan namin yun. Kaya ipagdasalan mo talaga na kayanin mo yan. Mahirap talaga kasi mahal mo eh. Pag mahal mo talaga. Speaking of prayers, yun yung papakawala sa'yo sa dimension ngayon na meron ka is spiritual mo yung baguhin mo. Yes. From that, pag lumapit ka sa Panginoon, marirealize mo na lahat-lahat na mali yung ginagawa Correct. Mo. At doon ka mag-umpisang mag-move on. Tama. Shield mo yun. Magdasal ka. Oo. Para lumayo sa iyo mga demonyo. Pagdasalan mo talaga na maigi yan kasi alam namin, tao ka lang at bilang tao, napakahirap gawin yung pigilan ng sarili, yung magmahal ng mali. Kasi tao nga tayo, that's what makes us human. Diba? Nagkakamali tayo. So pag pinagdasalan mo ng matindi talaga, diba? Maalis ka na dyan sa sitwasyon. Parang, hopefully. Kung si Eva na ginawa ng Diyos, pinakamamahal ng Diyos eh, nagawa pang matukso. Kumagat. Kumagat pa rin. Oo. Kasi nga humans eh. Humans tayo. Ikaw, napasubo ka. Si Eva na pakagat, ikaw, napasubo ka. Literally and figuratively. Ay, nako. At saka iisipin mo din yung mga anak mo. Yes. Lagi mong iisipin, lalo na yung mga if you have kids, ito hindi na lang para kay Ann, if you have kids, lagi mong iisipin to, that these kids, they look up to you. Everything that you do, kabisyo, tinitingnan they nila. Copy. Akala mo wala silang, hindi ka nila tinitingnan. Pero, alam nila yan. Naniniwala ako na ang mga bata ang pinakamalaking chismosa sa loob ng bahay. Kasi sila yung magaling manggaya. Sila nga yung naglalaglag eh. Sabi kasi ni daddy ganito. Sabi kasi ni mami ganyan, di ba? So you have kids. Doon ka mag-focus na, itong mga kids na to, paano pag nalaman nilang may linalandi kang iba? Oo, tapos isipin nila, masaya si mami doon. Ito yung paglaki nila, gagayahin niya din. May gagayahin din nila. Hindi natin sinasabing yun na magiging kapalaran, pero di ba? Yung possibility. Oo, give them something good to emulate, di ba? Bigyan natin sila ng magandang ehemplo. Your actions are their actions. Ganun yun. So yun yung isipin mo. So ulitin ko ha, kung nandiyan ka sa sitwasyon na yan, yung parang natutukso ka to, di ba, to text that person, kunin niyo yung number,
it starts there. So itigil mo na diyan pa lang para hindi ka malugmok katulad ni Anne. Yan, totoo yan. So wag na ha. Wag na. Itigilan mo nang anong ganitong liluwi. Kaya na, pag ka na yan, ganon, di ba? Tsaka kapag lalaki sinabing inaantok, naku, umiwas na kayo. Painumin mo ng kape na gumising, di ba? Palaklakin mo isang litrong kape. Totoo yan. Hindi yung, para kabahan din. Oo, hindi yung ganyan na nakikiantok ka rin kahit hindi ka inaantok. Ganyan din tayo. Ganyan tayo eh. It takes two to tango. Kung merong isang tumanggi, hindi naman matutuloy yan. Mm, di ba? Pwede mo naman inaantok ka. Hindi, sige, matulog ka doon. Uwi ako sa bahay. Correct. Okay, inaantok. Yun nga sabi ko eh. Sabi ni Chopper, isang litro ng kape, ng kabahan, ng madilat yung mata. Oh. O, di ba, mag-exercise. Di ba, tumakbo para magising ang diwa. Hindi, inaantok ako, inaantok ka na rin. Ang daming proseso. Nakikikab ka na rin. Oo nga, kakaantok na. Chika mo! Huwag ganun. Si Michael Conjusta ng Doha, Qatar ay nakatutok sa atin. Hello! Hello! Ano siya, Doha-based Filipino artist na nanalo na sa sand competition. Uy, diba? Ang galing-galing ng mga yan, no? Oh, nakaka-amaze. Oh. Congratulations. And hello rin daw sa atin at sa iyo, Tanghenyo. Pabati naman po si Reverend Father Glenn William Relucio. Oh, yan, may yan dapat ang mga kinakaibigan. Yeah, eh. Magagandang diba? Impluensya. Correct. Diba? Zerica Ria. Ayan. At si Von Christian Relucio. Good morning. Tambalanisa natin since 2007. Salamat, Father. Yan. I-bless niyo po ang lahat ng mga tambalanisa namin. Lahat po ng mga kinakatinga yung mga kabisyo, enjoy the rest of your day. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio Klingres Chuper. Na nagpapaalala. Walang matatag na relasyon sa malanding mideterminasyon. Yun! Ang programang walang problema. Station number one. SM Radio Station.